sabi idulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, na pa sa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananako, pag-ibig mo sa aming ituro, sa taong lumilimot, awa mo'y sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ikatlong linggo ng Adbiyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubunyi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong magsaya sapagkat nababanaaga na ang pagsilang ng ating manunubos. Siya ang dakilang manunubos na magliligtas sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninais niyang makibahagi sa biyayang ito. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ng sugat ng puso. Palayain ng mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya at ang Jerusalem. Sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang.
Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi. Maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. Sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway, lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway, panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Espiritu ng may kapal na sa akin upang ahatdan ang mga dukha ng aral. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw. Ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo
tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang sasardote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy sino ka, tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong deboto na naririto at kasama natin online. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po ang inyong mga katabi. Mukha bang masaya? Pakitanong naman, masaya ka ba? Ngayon pong linggo ay tinatawag na Gaudete Sunday, linggo ng kagalakan. Bakit tayo magagalak? Dahil malapit na ang Pasko. Malapit nang dumating ang Panginoon. Pero tanong ko lang po, sa panahon ngayon, ano ba usually yung nagbibigay ng kagalakan sa ating mga buhay? Kapag dumarating ang Pasko, ano yung mga inaabangan natin na nagpapasaya ng ating mga puso? Karamihan po siguro ay mga regalo, karamihan mga bagong gamit, karamihan pag-attend sa mga Christmas parties. Pero mga kapatid, sana hindi mawala sa ating kamalayan yung tunay na dahilan ng kagalakan sa panahon ngayon. Ang tunay na dahilan po ng lahat ng ating pagdiriwang at pagbabahagi ng ating mga biyaya ay ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Huwag na huwag nating kakalimutan at kakaligtaan na siya ang dahilan ng tunay na kagalakan. Pinapaalala po sa atin ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, siya ay nagbabalita sa bayan ng Israel. Masaya siyang nagbabalita. At ano yung binabalita ni Propeta Isaías? Magalak tayo dahil malapit nang dumating ang manunubos. Malapit nang dumating ang magliligtas sa atin. Malapit nang dumating ang magpapagaling sa mga sugatan nating mga puso. Malapit nang dumating ang magpapalaya sa atin, sa ating mga pagkabilanggo. Mga kapatid, ngayong linggo, hayaan niyo po akong magbigay ng tatlong bagay na dapat nating tandaan para tunay nating maranasan yung kagalakan na ninanais ng Panginoon para sa ating mga buhay. Una pong dapat nating tandaan, walang tunay na kagalakan kapag walang pagbabago ng buhay. Walang tunay na kagalakan kapag walang pagbabago ng buhay. Sabi po sa Ebanghelyo, sabi ni Juan Bautista, ihanda natin yung daraanan ng Panginoon. Magsisi sa ating mga kasalanan, bumitaw sa mga kasamaan na nasa ating mga kalooban. Kasi kung hindi natin bibitawan ang ating mga kasalanan at kasamaan at pagkakamali,
hindi makakapasok ng matiwasay yung dahilan ng kagalakan ng ating buhay, si Jesus Nazareno. Isa pong halimbawa, minsan po sa nung ako ay third year college sa seminary, tuwing Sabado kami ay ipinapadala sa kulungan, hindi po para ikulong. Ayan. Pinapadala po kami sa kulungan para makipag-Bible sharing sa mga preso. At isa po sa mga hindi ko malilimutan na sharing nung isang preso doon, sabi niya, alam niyo brothers, nagpapasalamat ako dahil nakulong ako. Nagpapasalamat ako dahil nakulong ako. Kami naman nagtataka, bakit siya nagpapasalamat? Eh, nasa kulungan siya. Hindi niya nagagawa yung mga gusto niya. Hindi siya malayang gawin kung ano yung gusto niya. In-explain niya sa amin, sabi niya, masaya po ako na nakulong ako. Kasi kung hindi ako nakulong, magpapatuloy lamang ako sa ginagawa kong masama. Kung hindi ako nakulong, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makilala yung Panginoon. Kung hindi po ako nakulong, hindi magbabago yung buhay ko. Dumating yung Panginoon sa kanyang buhay. Dumating yung Pasko sa panahon na iyon. Bakit? Pinalaya siya sa mas matinding bilangguan na bumibilanggo sa ating lahat. Bilangguan ng kasalanan. Kaya mga kapatid, dumating yung Pasko, dumadating yung Pasko sa ating buhay kapag tayo ay nakakalaya at nakakabitaw sa ating mga kasalanan. Kaya ito po yung unang paanyaya, pagbabago ng buhay. Dahil sa pagbabago ng buhay, dun lamang makakadating ng matiwasay yung ating poong Jesus Nazareno sa ating mga buhay. Pagbabago. Ikalawa pong dapat nating tandaan, mahirap maging tunay na maligaya kapag hindi tayo marunong magpasalamat. Mahirap maging tunay na maligaya kung tayo ay hindi marunong magpasalamat. Sabi po ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, sa lahat ng pangyayari, magpasalamat sa Diyos. Sabi po ng ibang mga pag-aaral, yung tao daw na marunong magpasalamat ay taong magaan yung buhay, taong tunay na maligaya, taong masaya. Bakit? Kasi kahit sa mahirap na sitwasyon, nakikita niya yung kilos ng Diyos sa kanyang buhay. Nakikita niya pa rin na ang Diyos hindi nagpapabaya sa kabila ng lahat ng mga nangyayari na hindi maganda. Isa pong halimbawa, nung pumotok po yung pinatubo, may mga nagkwento na pari na taga Pampanga, nag-ikot daw sila sa kanilang lugar na naapektuhan ng lahar. May nakita daw yung isang pari, isang lolo, nakaupo sa lupa. Lumapit yung pari at kinausap siya ng lolo. Sabi ni lolo, Father, dito po nakatayo yung bahay namin, yung bahay na ipinundar ko, yung bahay na pinag-ipunan ko. Nagtipid ako ng maraming pera para maipundar, maitayo lamang yung bahay na ito. Pero sa isang iglap, nawala yung lahat. Tapos matapos yung ilang sandali, lumapit yung lolo kay Father, nag-abot ng pera, 20 pesos. Sabi ni Father, Lolo, para saan ito? Sabi ni Lolo, gusto ko pong mag-alay ng misa para sa pasasalamat. Sabi ni Father, bakit ka magpapasalamat? Para saan yung pasasalamat? Ikakasabi mo nga lang na ang daming ipinundar mo na nawala ng dahil sa nangyaring pagsabog ng pinatubo. Sabi ni Lolo, Father, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil walang napahamak sa pamilya ko. Walang ni isang nasaktan sa amin. Kaya gusto ko pa rin pong magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, doon po nagmumula yung tunay na kagalakan, tunay na ligaya, sa pusong marunong magpasalamat. At ang pusong marunong magpasalamat,
pinagsisibulan ng pag-asa, pag-asa at pananampalataya na nagtutulong sa mga anak ng Diyos, sa mga tapat na anak ng Diyos, na makita pa rin na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos hindi nagpapabaya. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga pangyayari sa ating mga buhay, nawa patuloy nating makita yung kilos ng Diyos dahil marunong tayong magpasalamat. Itong mapagpasalamat na puso ang tutulong sa atin para magkaroon ng pag-asa at pasasalamat para tayo ay patuloy na makakita ng presensya ng Diyos sa lahat ng pangyayari ng ating mga buhay. Yung ikatlo pong gusto kong tandaan ninyo, walang tunay na kaligayahan kapag wala ang Diyos sa ating mga buhay. Walang tunay na kaligayahan kapag wala ang Diyos sa ating mga buhay. Maaring marami kang mga kagamitan, marami kang yaman sa mundong ito, pero mahirap maging tunay na maligaya kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Yung Diyos po ang nagdadala ng tunay na kaligayahan sa kabila ng lahat ng mga pangyayari sa mundong ito. Nung nakaraang taon po, ako ay naka-assign sa San Miguel, dyan sa Malacanang. At isang araw po, ako ay nakatambay sa opisina. Tapos, merong dalawang tao na lumapit. Saktong ako po yung nasa harapan. At sabi nung babae, magpapamisa po ako. Magpapamisa po kami. Nag-abot po ako ng papel para susulatan nila ng pamisa nila. Pagkatapos nila magsulat, sabi nung babae sa akin, ito na po yung pamisa ko, misa po para sa kaluluwa. Anak ko po yan, 12 years old lang siya, wala na po siya. At maluhaluhang umalis silang dalawa, at sa aking kalooban, parang hindi ako mapakali, parang may nagtutulak sa akin na may parang dapat gawin ako. Kaya pagkatapos noon, sinundan ko sila kung saan sila nagpunta. Pumasok sila sa simbahan. At doon nakita ko silang nagdarasal, umiiyak na nagdarasal. Siguro nanghihingi ng pag-asa sa Panginoon, naghihingi sa Diyos ng kagalingan sa kanilang mga puso. Pagkakita ko sa kanila, sabi ko, parang may dapat pa akong gawin. Ang ginawa ko po, pumunta po ako sa kwarto ko, kumuha po ako ng krus. At pagkatapos po noon ay inabangan ko sila sa labas ng simbahan. Pagkatapos po nilang magdasal, ay sinalubong ko po sila. At sabi ko sa kanila, gusto ko pong ibigay sa inyo yung krus na ito. Ang tawag po sa krus na ito, ay cross of compassion. Ang ibig sabihin po ng compassion, sabi ko sa kanila, yung Diyos hindi maiaalis yung mga karanasan natin ng kasakitan, yung mga nararamdaman nating sakit sa mundong ito. Pero yung Diyos, dahil sa kanyang compassion, ay dadamay sa atin para tayo ay makabangon muli. Dadamay sa atin ang Panginoon para tayo ay pagalingin sa ating mga sugat. Dadamayan tayo at hindi tayo pababayaan. Alam niyo po, pagkatapos ng ilang sandali, yung kanilang mukha ay parang gumaan, nagkaroon ng konting ginhawa. At maliit lamang po yung ginawa ko. Pero naniniwala ako na sa pamamagitan ng aking pagbibigay ng kaunting sandali at kaunting biyaya, kumilos at naranasan nila yung pagdamay ng Panginoon sa kanila. Hindi sila pinabayaan. Patuloy silang pinaalalahanan ng Panginoon na hindi sila mag-isa sa kanilang karanasan ng dalamhati at kalungkutan. Naging maginhawa ng kaunti at naniniwala ako na paunti-unti silang pagagalingin ng Panginoon sa kanilang mga sugat. At alam nyo po, matapos ang ilang mga linggo, patuloy na bumabalik yung mag-asawang iyon.
nagbibigay ng kanilang donation dahil kami ay may programa sa aming parokya doon na tumulong sa mga nangangailangan. Yung kanilang karanasan ng kabutihan at pagdamay ng Diyos, nanganganak na po ng kabutihan at pagdamay din sa ibang nangangailangan. Tunay pong dumating ang Panginoon sa kanilang buhay. Tunay pong dumating yung Pasko. Mga kapatid, ito po yung ating palaging tandaan. Yung tatlong bagay po na mahalagang dapat nating baunin ngayong Linggo at sa araw-araw ng ating mga buhay. Walang tunay na kaligayahan kapag walang pagbabago ng buhay. Mahirap maging tunay na maligaya kung hindi tayo marunong magpasalamat. At ikahuli, at pinakamahalaga sa lahat, walang tunay na kaligayahan kapag tayo ay malayo sa Diyos. Kaya sa ating pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, patuloy nating buksan yung ating mga sarili dahil ang Diyos patuloy na nais na dumating sa ating mga buhay. Kaya ang ating panalangin sa Poong Jesus Nazareno, Panginoong Jesus Nazareno, tulungan mo po kami na maging handa sa iyong pagdating sa aming buhay upang maranasan namin ang tunay na kagalakan na iyong handog ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berehen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Manalangin tayo, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, o Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad, manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib.
manatiling tapat sa magpuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod. Sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Thank you.
sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sabay-sabay nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Poong Jesus Nazareno. Sumasalangin ka, sabahin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Say ya, la paz.
Ngayon po ay linggo ng mga seminarista o Seminarian Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na ipangtutulong natin sa kanilang paghuhubog bilang isang mabuting pari. Tumulong po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan,
ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating tandaan ang dahilan ng tunay na kagalakan sa ating mga buhay. Walang iba kung hindi ang ating poong Jesus Nazareno. Kapag ang buhay ay malayo sa Kanya, malayo talaga ang kagalakan. Kaya patuloy natin siyang paghandaan sa Kanyang pagdating sa ating mga buhay upang maranasan natin ang kagalakang nais niyang ibahagi sa bawat isa sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng buktong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng Kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay pusposinawa niya ng gandimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa aming kaligtasan.